Bueno, mano nating celebrity star patroller ngayong buwan, ang kapamilya actress at bida sa pelikulang Sunny. Walang iba kundi si Miss Heaven Peralejo. Welcome back sa TV Patrol, Heaven! Salamat, Ate B. Sinulit ng ilang celebrities ang Holy Week break para makasama ang pamilya. Nagbonding sa beach ang mag-asawang Ria at Zanjo Marudo sa kanilang unang Easter Sunday bilang mag-asawa. Biyaheng probinsya rin ang mag-asawang Danica at Mark Pingris nitong Holy Week. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Muling nagnigning ang Pinay tennis star na si Alex Ayala matapos manalo sa ITF France Doubles. Nagpakitang gilas naman ang weightlifter na si Rose G. Ramos sa Final Olympic Qualifying Tournament sa Thailand. Nagpapatrol, Diane Castillejo. Matagumpay ang Easter weekend para kay Alex Ayala na nagkampyon sa Doubles Pro Tournament sa France. Ayala! Katandem ng Pinay ang taga-France na si Estelle Cancino. Tinalo ng dalawa ang top seed sa tournament na sina Jessica Ponchet ng France at Maya Lumsden ng Great Britain. Espesyal ang tagumpay ni Alex dahil nanonood ang kanyang nanay na si Risa na nagdiwang ng kanyang kaarawan. Ito ang pangalawang pro doubles title ni Alex na nagwagi rin noong Enero sa ITF W50 sa India kasama ang partner na si Daria Simistaya ng Latvia. Sa Phuket, Thailand naman, humataw ang pambato ng Pilipinas na si Rose G. Ramos sa huling Olympics Weightlifting Qualifying Tournament. May total lift score si Rose G. sa 49-kilogram division group na 190 kilograms. Ramos. Anha. Lumalaban siya para manatili sa top 10 ng Olympic rankings. Good lift, Ramos! Para makakwalify sa Paris Games. Number 9 si Rose G ngayon, pero base sa performance niya kanina, kumpiyansa ang presidente ng Samahang Weightlifting ng Pilipinas na si Monico Puentebella na pasok si Rose G sa Olympics sa 49-kilogram division. And right now, I believe that knowing the result of the other performances before, Rosie G is probably in the top 6 or top 5 in the world right now. Okay, so what? She's sure. Yeah. She will surely qualify for Paris. Okay. In the top 8 right now, that's competing right now. Around maybe about 5 or 4 will make it, and then I'm sure the score today of Rosie G will be higher than some in the top 5. So she'll probably be in the top 5 right now. So, but we have to wait for the computation of the International Weightlifting Federation, and I believe she will be in the top 5 right now after her performance today. Lalaban pa ang Group A sa 49-kilogram division ngayong gabi. Sa mga susunod na araw naman, lalaban rin para sa Olympic spot ang iba pang Pinoy weightlifters na sina John Ceniza, Heidelin Diaz, Elrin Ando, Vanessa Sarno at Cristel Macrohon. Diane Castillejo, ABS-CBN News. Kaliwat kanan ang mga imbitasyon sa P-pop girl groups na G22 at Bini. Inaabangan na rin ang tickets para sa concert ng Nation's Girl Group. Matapos namang sumali sa The Voice Kids, itatampok sa isang variety show sa China ang young singer na si Juliana Chong. Nagpapatrol, MJ Felipe. At syempre, Heaven, thank you sa pagsama sa amin dito sa programa. Thank you so much. Paulit-ulit na pagbabalik ko. Oh. Yes. Huwag ka magsasawa. Go. Too many more, Ate B. Ay, wait. Aside from Lin lang, ano pang aabangan? Oo nga. Yes, iniimbitahan po namin kayo, lalong-lalo na lahat ng magbabarkada na gawing reunion event ang Sunny. Kulayan na ang mga plano na yan. Magkita-kita po tayo sa sinehan ngayong April 10. Isama ang buong barkada at kailangan kumpleto tayong lahat na manood ng Sunny. From Viva Films and Studios Viva. Written by Ms. Mel Mendoza del Rosario and directed by Charles Zarate. Let's have the sunniest reunion this April 10 only in cinemas. Wow. Ganda ng boses, no? Sunniest ng ating panahon. Tama-tama yun. Summer kasi. Mainit talaga yan.
Bihag sa dito. Heat wave na. Summer na. Okay, kahit yung pagdalaw sa atin ni Heaven, tamang-tama eh. Bakit? Heaven. Easter. Yeah. Heaven. Yes, yeah. Thank you so much. Pwede, pwede. Nag-warm up pa lang yan. Oh, hindi na ako sanay sa mga jokes niyo. Oh, tagal mo na wala. Masasanay ulit ako. Let's go, kabayan. Hindi ka kasama sa TikTok ng patrol. Oo nga. Inaangta kami naghahanap diba, sa'yo. Yung TikTok? Sumabay ka na lang sa amin. Oo, sasabay ako. Ang dami mo naghahanap ko, no? Binobola mo pa yung tao. Wala, nagpapasalaman nga. Wala siya. Luka-luka! Uy, mainit, ha? Lalo na yung mga nakapula. Dahil uminom ng maraming tubig. Alam niyo, sa ibang bansa, may mga namamatay dahil sa heat stroke. Serious yun, ha, pag na-dehydrate. Huwag ka na pumunta sa ibang bansa. Sa Mindoro lang, eh. May na-heat stroke. Meron na. Oo, isa sa Rojas, yeah, at isa sa Calapan. Oo. Yun naman ay naliligo sa beach. Siguro mainit. Mainit ang panahon, kaya pati yung init ng dagat, nadagdagan. Plus the beach, dahil mainit ang beach. Ayun, namatay. Eh, yung ano pa eh, yung sand. Singaw. Lalo't hindi naman white sand doon. Black sand, kaya mas mainit yun. Okay. Maingat po kayo. So mag-ingat po kayo. Lagi kayong magbabawa ng tubig. Dami-damihan nyo para pag mas mainit, ibuhusa lang nyo sa ulo nyo. Kailangan pala natin ng tubig ngayon. Bakit? Hot na hot eh. Segway. Huwag mo na ulitin yan. Guard. Nauna ka kita, no? Okay. Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang mga balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Marami pong salamat at magandang gabi, bayan. One point! Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.